Sige, Panyero. Kita tayo bukas, ha? May kausap na ba kayo ni Mr. Reyes? Oo. Oh. Sabi mo sa kanya yung problema? Ayos na ba? Ay, kamusta? Roy, Senador, ito ho yung perang galing kay Wally Chua. Good, great, wonderful. Hapon po, Senador. Yes? Hindi mo na kailangan bunutin yan. Hindi ka kasama sa kontrata, halis mo baril mo rito. Good boy. Mga anong oras naganap ang krimen? Mga alas 3 yata, hindi ako sigurado eh. Wala ka man lang bang palatandaan para malaman natin kung sino yung killer? Wala, wala palatandaan. Dali na yan sa headquarters at doon na imbestigahan yan. Yes, sir. Kung gusto mo, bilangin mo. Hindi na. Mahina ako sa mat. Sisilipin ko na lang. Tatlong putok pa lang yan. Para sa'yo yan. I love you. Mas maloob sa akin ng taon to, ha? Tignan nyo! Talaga malaki galit sa akin ito, ha? Bakit hindi mo pinatay pati alalay? Hindi naman siya kasama sa kontrata eh. Luma na yan. Ang uso ngayon, pinapatay ang sino man saksi para walang testigo. Balikan mo yung alalay. Itumba mo. Ayoko nang bumalik sa loob.
Kung di mo kayang gawa ng paraan to, alagwa na ako. Wala pa akong kasong hindi nananalo. Baka sakali. Ngayon pala. Teka. Maupo ka nga. Gagawin ko lahat ng paraan. Magtago ka na muna para hindi ka masalve sa mga pulis pag nahuli ka. Lumutang ka na lang pag sinabi ko na. Talaga bang ganyan ang suot mo kapag kumakanta ka? Ha? Opo, sir. Nako, hindi po pwede yan. Nako, eh, kailangan makita naman ng mga customers yung hita mo. Kung maaari nga lang eh, halos nakahubad ka. Nako, sir. Mahirap po yata yon. Singer po ako. Hindi po ako bold dancer. Di humanap ka na iba mga kakantahan mo? Halos napuntahan ko na ho lahat ng mga club dito eh. Pare-pareho kayo ng kondisyon. Kailangan daw magpakita ng katawan ko. Kung gusto mong kumita, sumabay ka sa uso. Kung sakali po bang pumayag ako sa gusto ninyo, magkano ibabayad niyo sa akin? Depende kung hanggang saan ka maglalabas. Hindi na kinakailangan ng boses mo. Ang dadayuhin nila sa iyo ay yan. Pumayag ka, ate? Kailangan eh. Hindi naman sapat yung kinikita ko para matustusan lahat ng pangangailangan natin. Ha? Huh? Eh di parang nagbo-bold ka na rin yan? Hindi naman. At saka ang importante, may kinikitang sapat para mapagpatuloy kong pagpapagamot ko sa'yo. Hindi bale. Paggaling ko, ate, hindi na ako talaga babatak. Tsaka paglabas ko dito, maghanap na ako talaga ng trabaho para matigil yung pagiging bold singer mo. Mike, sapat na sa akin na magbago ka. Dumating na po si Mr. Rafael Fernandez, ang primary suspect sa pagpatay kay Senator Cepeda. Mababaka sa kanyang mukha ang katatagan ng loob. Kasama niya ang kanyang attorney na si Attorney Martin Olivar. Dumarating na rin po ang star witness na si Brando Del Mar. Kung inyong matatandaan, ay naroon siya mismo sa kwarto ni Senator Cepeda nang ito ay barilin ng suspect. Ayon dito sa nilagdaan mong pahayag, nakita mo ang bumaril kay Senador Cepeda. Opo. At ayon pa rin dito, sinabi mo na makikilala mo ang killer pag nakita mo siya uli, di ba? Opo. Nakikita mo ba ang lalaking ito? Opo. Ninenerbis ka ba? Objection, Your Honor! Sustain! Maaari bang lapitan mo at kilalanin mo ang lalaking ito at sabihin mo sa korteng ito na siya nga ang pumatay kay Senador Cepeda? Pumatay kay Senador Cepeda! Sigurado po ako, hindi po ako maaaring magkamali. Hindi siya pumatay kay Senador Cepeda.
Narito na po si Mr. Fernandez, ang primary suspect sa kasong pagpatay kay Senator Cepeda. Mr. Fernandez, anong masasabi niyo ngayon na na-dismiss na ang kaso laban sa inyo? May mga tao po bang galit sa inyo na gusto kayong i-frame up o sa palagay niyo ba kahit sino pwedeng damputin para matapos ang kasong to? Parang awards na ito, attorney. Unang-una, bagong lahat, gusto ko muna magpasalamat sa Lord. Pangalawa, sa aking magaling na abogado. Kaya Tony Martin Olivar. Maraming salamat, sir. At siyempre sa lahat ng press na nagtiwala sa akin. Na nagkaroon ng simpatiya at naging pareha sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre sa judge. Kay Judge Ramon Santiago. Maraming salamat po sa inyo. At pwede mo, mate? Ha? Okay, tama na yun. Tama pwede na yun. Mo. Kulang daw, pwede. Sige, sige. Salamat, salamat. Thank you. Birthday niya kasi, attorney. Alam mo, pamisa-misan, dapat ginagawa natin to eh. Uminom, magpakalaseng. Eh, total, may sineselebrate tayo eh. Tapos na ang kaso mo, Rafael. Malinis ka na ulit. Pwede ka na ulit pumatay ng tao. Huling trabaho ko na yun, Martin. Sa laki ng utang na loob ko sa'yo, kahit buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Utang ng katawan, kaluluwa pang babayad. Alam mo, magkababata tayo eh. Higit pa sa magkapatid ang turingan nating dalawa. Eh nga lang, magkaibang landas ang pinuntahan natin. Ikaw, naging kriminal. Ako, tagapagtanggol ng mga kriminal. Pero eto, mahirap pa rin ako. Mayaman nga lang ako sa katusuhan. Alam mo, hindi ko maintindihan kung anong ginawa mo Milagro at biglang bumaliktad si Brando. Milagro? Eto. Eh, matagal ko nang alam na bading yung senador na yun. Meron akong kakilalan dating artista na ginawa niyang kabit. Anong ginawa ko? Kumuha ko ng dalawang lalaking kasing katawan ni si Pedro at Brando. Pinakuna ko ng litrato. Pinaritoke ko yung mga negative. Pinapalitan ko yung mga ulo ni Brando at si Peda. Ayun. Nung makita niya yung mga litrato, shock, shock ang koko ni Brando. Alam mo, blackmail lang yan eh. Blackmail lang ang katapat ng mga sasabihin niya sa korte, Rafael. Yun lang ang katapat niya. May pagkasalamang kero ka talaga, Martin. Pero alam mo, mas marami pa rin ang kwarta mo kaysa sa akin. Oo nga pala, Rafael. Anong gagawin mo ngayon magre-retiro ka na? Lalagay ko ang pera ko sa negosyo. Alam mo, may kasabihan ng mga matatanda, pag galing daw sa dugo ang pera, magiging madugo din daw ang buhay. Pero sa kadami-dami ng taong kakilala kong sa dugo nang gagaling ang ikinabubuhay, eh patuloy silang yumayaman. Kaya hindi mo pinagsasabi ng mga matatanda. O tulad na lang ng matadero, saan ba nabubuhay ang mga matadero? Sa patalim! Sa patalim! Meron din kasabihan ng mga matatanda na ang nabubuhay sa patalim din na mamatay. Eh, saan ba namatay yung mataderong kapitbahay natin dati? Sa sakit sa puso! Thank you.
pabayaan yan, ha? Oo, ano yata sila? Manabala dyan. Tol, parang bago. Oo, tamo. Diba? Alright, mukhang maraming dito. Ayos. Oh. Stambayan na natin tayo. Tol. Ano? Hoy, wait na! Okay dito ah. Ayos na. Good evening, sir. Yung dating order namin. Sorry, sir. Under new management na kami. At ang order po kasi sa amin ay itigil na mga order ng mga taong hindi nagbabayad ng utang. Management. Bakit? Sino po mayari ito? Tawagin mo yung mayari para makilala niya ako. Ha? Sige! Tignan mo ang gagawin ko mamaya sa mayari. Eh, papaliwanag lang ako eh. Biglang hindi rin kurbata ko pagtapos tinulak ko ako. Lalo kong nagalit sa akin. Ayun ho, oh. Nasaan? Ayun ho sila. Bagong may-ari pala. Hindi na, bumalik ka na. Kausapin nga natin ang masinsinan pagdating niya rito. Excuse me, sir. Ano po may paglilingkod ko? Sino ka ba? Ako, floor manager dito. Hindi kita kailangan makausap. Ang gusto ko, ang may-ari. Ako rin po may-ari nito. Uy, ganoon? May utang ako sa dating may-ari nito. Kung ikaw ang may-ari ngayon, wala akong utang sa'yo. Naintindihan mo. Kasi, alam mo, nung biling ko to, binayaran ko na rin lahat ng pagkakautang ng kosto. Kaya lumalabas yan, ikaw nga ang dapat magbayad sa akin. Sisingilin mo ako? Parang ganun na nga. Hindi mo ba ako nakikilala? Ha? Hindi ba nakakarating sa'yo para ko? Hindi raw kilala. Boss, pakilala ka nga. Papakilala ko sa kanya, di ba? Ako si Brian Montes. Siguro ngayon, madali mo matatanda ng pangalan Brian Montes. Anong gagawin mo, ha? Kabayan, masyado ka mainit! Upo! Upo! Eh, masyado ka mainit, ha? Ano pa hinihintay mo? Buti papatay mo na ako. Dahil kung hindi, ako mismo papatay sa'yo. Anong sabi mo, ha? Masyado ka matapang, ha? Ha? Papel, patayin na natin to. Baka balikan ka pa niyan. Sige tayo! Ikaw! Sige na! Ano ba nangyari? Dali nyo yan, ang gugulo. Sige, dali na yan! Sige! Yan ang! Nakikita ko! Nakikita ko! Oh! Pagkakataon mo na, Rafael, kausapin mo na yan, ha? Baka ako saan naman tayo maghihintay dyan. Lagi na lang, nahihirapan ako dyan. Kausapin mo na. Ano? Habulin mo na, kausapin mo na. Ayan, oh. Magdaan ang sarap natin, doon pa kinausap, oh. Rafael, mukha sa akin nakatingin. Mukha kasing hold upper, eh.
kang malikot. Sandali lang to. Nahirapan na ako. Bigat-bigat mo eh. Ano ba naman yan? Matagal pa ba yan? Kung sabi mo na nga, nagkakaanyan itong malikat ko. Ano ba? Pwede ba? Huwebelo pa ako. Nahihiya ako eh. Mahiya pa ito. Sa'yo nga dapat mahiya eh. Akong hirap-hirap na dito eh. Sandali po tayo dito ah. Rafael! Oh! Wala ka mo na amoy? Wala! Amoy tayo! Nakatapa ka lang siguro ng tayo ng pusa ka dyan. Ipahid mo na lang. Ipahid mo na lang dyan! Mawawala din yan! Wala ako! Oh. Hindi rin sa sapatos ko! Ano ka ba? Rafael! Pitay ang boots mo! Oh, yeah. Buti nga sa'yo. Hoy! Hoy! Sabi niyan! Pare, pambihira ka naman. Basta ka nalang papasok. At kukunin mo kung anong gusto mong kunin? Ha? Hindi, akala ko kasi fast food. Ano fast food? Kusunado niyo ba? Oo, matagal na. Matagal na kaming namumunan dyan. Diba, baby? Oh, Rafael, kusunado pala eh. Bigyan mo lang sa mga guwapong... Ano? Ano ang ibibigay, ha? Bigay ko na. Nakakaawa. Sige, kusunado niyo. Rafael! Okay, kunin nyo na. Rafael! Sige! Okay! Paano? Kunin ko na, nahiram mo na eh. Ano ka ba? Bakit hindi mo siya tinulungan? Kaya na pa yan. Huwag kang problema dyan. Sanay sa awa yan. Walang problema, okay? Saksama mo si Rafael. No problem. Saan mo dadali niya babae? Sa'yo ba yan? Hoy! Alam mo ba kung magkano polong inuusap mo, ha? Hinaram ko na ito. Okay ka lang ba? Okay. Sandali lang. Sino? Si Rafael yun! Sino? Si Rafael! Sino naman yun? Yan naman ang kalaban mo! Kalaban ko? Ah! Eh, sino naman? Huwag ka na magtanong. Kilala ko yan. Bastos yan. Oh, masaktan ka ba? Ha? Tandaan mo to, ha? Masaktan ka na. Huwag lang ako, ha? Ano ka ba? Aray ko! Wala nang kalaban. Okay-okay ka pa. Tapos na laban. Inaalalayan ko lang eh. Bantay sa laka yun eh, alalay. Okay ka lang? Eto, okay to? Okay na yan, okay na yan. Okay na rin yan. Ako? Makakasapukan ng tiyanak. Saan ba tayo pupunta? Saan mo ba ako dadalhin? Hindi na kita pakakawalan ngayon. Magpapakasal na tayo. Ano? Sabi ko sa'yo, ako type nito eh. Kung gusto mo, ako, pwede ako. Kaya lang eh, maliligaw ka muna sa akin. Tsaka medyo, Dick, bata pa ako. Yo. Pwede ba? Kung ayaw bumaba sa kotse na hindi dumadaan sa pintuan, tumahimik ka muna. Martin! Buksan mo muna! O bakit? Anong problema? Sabit eh. Oo nga. Pati timing mo, sabit eh. Ayokong mapapasubo ka sa kahit anong klaseng gulo. Sana yung nangyari sa club.
Huli na yun. Mula ngayon. Wala nang gulo. Kahit kailan. Pangako yan. Ay. Wala na. Pakis nga. Teka, sandali. Sinisigurado ko sa'yo na hindi masasayang ang perang ibabayad mo para sa mga epektos na ibibigay ko sa'yo. Mm-hmm. Siyempre po naman. Ba't naman hindi pwedeng genuine itong dala ninyo samantalang mismong direct from the famous Don Esteban galing ang produkto? Natural pwedeng pagtiwalaan. Oh, paano po Don Esteban? Tutuloy na po kami. Maraming salamat po. Tinoble cross ako. Pakawala pala ng militar. At gusto lang nilang masolo ang distribusyon ng drugs dito. Anong gusto mong gawin ko, Papa? Ipahingan niyo na siguro. Gawin niyo siyang sample sa mga taong gustong kumalaban sa akin. Para malaman nilang pader ang papanggay nila. Masusunod, Papa. Hindi man siya napatay. Nakakulong na siya ngayon at mabubulok na siya ron. Kaya solong-solo na natin ang lahat ng distribution ng drugs. Pati nga mga protector ni Esteban eh, kasangga na natin ngayon. Unahin kita kay Esteban. Tapos ka! Na akong bala, ha? Pare, upo muna tayo. Pag-usapan na natin ito. Di ba total Rodel, di ba?
Ang sisipag pala nila eh. Sana maintindihan mong ginawa ko. Huwag ka mag-alala, ate. Naawa na rin ako sa'yo eh. Simula nang mag-iulila tayong lubos eh, ikaw nang kumarga lahat ng problema. Siguro naman ngayon magagaangan ka na. Pare! Uy! Ha? Uy, huwag mong pababayaan tong ate ko ha. Hindi, kahit anong mangyari. Hindi. Bakit po? May operation kami. Operation Armored Van. Yun! Sa kabila! Alis ako dyan, ha! Hala! Bilisan nyo! O, liga na! Daman tayo! Tara! Nagkausap kami ng daddy. At nabanggit niya ang pangalan mo. Gusto naming hawakan mo ang kaso niya. Tulungan mo siya maabsuelto. Sintensyado na ang daddy ninyo. Nakakulong na nga eh. Paano pa gagawin ko para ipaglaban siya? Para maabsuelto? Eh anong pinakamabuting gawin? Mapapadali ang paglabas ng daddy niyo. Kung gagapangin natin ang kaso niya. Kaya lang, kakailanganin natin ang napakalaking halaga. Sa madaling salita, sisilawin natin sila sa pera. Sapat na ba yan? Saan galing to? Wala ka nang pakialam kung saan ang galing ang perang yan. Yung tanong ko, sagutin mo. Tapat na ba yan? Tapat na ito. Sige. Dali mo na yan. Drugs. Sige.
Tumayo kayo. May magbebentahan ng droga. Labas! 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 Halika, halika, halika. Mamporma ka pa. Ito ba? Nanga! Nanga! Lakas ng loob niyo dito pa kayo nagtutulak, ha? Tayo! Dito. Isang drug addict ang hindi nakayanan ng withdrawal process. Nasira ang ulo. Nakakuha ng patalim. Nagurumentado. Maraming nadali. Pero bayaw mo lang ang napuruhan. Tuluyan nyo. Tama na. Wala akong nabalita ang mabuti kundi puro gulo sa buhay mo. Hindi naman ako lumalapit sa gulo. Ang gulo lumalapit sa akin. Ano ka ba? Nagkamali ako. Nagpakasal ako na hindi ko man lang alam kung anong klaseng tao ka. Hindi naman natin may iwasan ng ganong klaseng sitwasyon, Kati. Natural lang naman sa buhay ng mag-asawa yung problema eh. Nakakabit na talaga yun. Yung iba nga dyan, nagkakahiwalay pa. Talagang iiwanan kita. Kati. At aalis ako rito sa impyerno ng bahay nito. Kati, sandali! Kati! Mahal kita. Patawarin mo ako kung hindi kita papayagang umalis. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako idadamay sa gulo ng buhay mo. At kung talagang mahal mo ako, papabayaan mo kong umalis dito. Oh,
Kumusta, attorney? Ano na nangyari sa kaso ko? Mga taga-Department of Justice, mga buwala, kaya hindi na tumino ang batas natin dito eh. Pagkatapos nilang tanggapin yung milyones na ibinigay ko para ayusin yung maaga mong paglaya, wala rin nangyari. Pinaasa lang nila ako. Ang ibig mong sabihin ay mabubulok na lang ako dito sa bilangguan? Huwag ka mag-alala. Itatakas kita dito. Ikaw mismo? Ganyan ako sa mga kliyente ko. Kahit profesyon ko, isusugal ko sa illegal. Patupad lang ang salita ko. Mahalaga sa akin ang palabra de honor. Salamat. Maraming salamat, attorney. Hindi ka magsisisi sa tulong na gagawin mo sa akin. Meron din akong palabra de honor. Sa susunod na hearing mo, manda ka. Tatrabahuin kita. Rafael, kailangan makalabas dun si Esteban. Gawa natin ang paraan, malilintikan ako. Martin, maganda na buhay ko ngayon eh. Sinabi ko naman sa'yo noong pe. Ayaw ko nang bumalik sa bilangguan. Gusto ko nang manahimik. Isa pa, mahirap yung gusto mong gawin. Itatakas natin si Esteban. Drug lord yun eh. Ang tupa naman. Kakarnihin tayo ng mga pulis kapag tinakas natin yan. Kaya nga ako humihingi ng tulong sa'yo eh. Rafael, kompromiso lang. O sige, magtatapat na ako sa'yo. Yung 10 milyon na ibinigay sa akin ng mga anak ni Esteban para ipambayad sa mga tao sa Department of Justice. Sinunog ko eh. Yung beach house na yan. Yan. Pinili ko yung rest house na yan. Saka iba pa mga properties. Kaya kailangan natin mailabas... Alak ng tupa naman, Martin! Bakit hindi mo ako nilapitan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ginawa yun? Natatanda mo ba kung saan ako galing? Rafael? Nung mga bata pa tayo, 5 kilometro ang layo na nilalakad natin papuntang eskwela. Ikaw nakasapatos. Ako nakatsinelas. Pero nung mamatay ang mga magulang mo, pareho na lang tayo nakatsinelas. Tapos bigla ka nawala. Pero nung pumutok ang pangalan mo bilang hired killer, abogado na ako. Pero alam mo ba, Rafael, nung nag-aaral pa ako ng abogasya, lahat ng kaklase ko nakakotse. Ako lang naglalakad. Nakikita nilang yun at yun din ang sapato sa suot ko. Kulang na lang magpaa ako. Dahil pudpud ng swelas ang sapatos ko, ramdam na ramdam kong init ng kalsadang nilalakaran ko. Tapos itatanong mo sa akin, bakit ko ginawa yun? Higit pa dyan naranasan ko eh. Mabuti ka na kapag tapos ka ng pag-aaral mo. Eh ako, puro kamalasan ang inabot ng buhay ko. Namuhay akong parang hayop dito sa syudad. Mabuti ka nga, nakatikim kayo makatulog sa banig eh. Ako sa dyaryo lang ako natutulog. Umulan, umaraw, hanggang sa makatapos ako. Hindi lang nga sa pag-aaral, sa katarantaduhan. Dahil naging professional ako,
Naging professional killer ako! Pero kahit kailan, hindi ako ng onsi ng tao. Wala akong pinag-interesan na pag-aari ng iba. Alis na. Rafael! Meron ka pa bang palabra de honor? Nakalimutan mo na ba yung sinabi mo sa akin? Pati buhay mo, ibibigay mo. Utang ng katawan. Kaluluwa ang kabayaran. Patayin mo ako para mawala lahat ng testigo? Bayad na ako, Martin. Wala na akong utang na loob sa'yo. Amanos na tayo.
Magmula ngayon, kanya-kanya na tayo. Wala na tayong pakialaman. Mga double cruiser! Lalo lamang nilang pinaliit ang lupang kanilang tinatapakan. Ipinapangako ko sa inyo, Papa. Isasabay ko sila sa araw ng inyong libing. Alam na namin kung saan naglulungga. Sina Martin at saka si Rafael. Gusto mo, tirayan na namin eh. Sa pamilya ko sila may utang. Kaya ako mismo maniningil sa kanila. Hanapin natin doon!
ko pala kaya mag-isa. Mamamatay ako pag wala ka. Hindi ko rin kaya mawala ka sa akin. Magbabagong buhay na ako. Aalis tayo dito. Lalayo tayo at hindi na tayo pabalik pa. Sino yan? Tulungan mo ako, Rafael! Rafael, si Martin to! Martin! Tulungan mo ako! Rafael! Rafael, tulungan mo ako! Dali mo ako sa ospital! Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Kung hindi mo pinatay yung mag-amang yung, hindi mangyayari sa'yo yan eh. Eh, papatayin din naman nila ako pag nalaman nila sinunog ko yung kwartang binigay nila sa'kin eh. Pati ikaw, Rafael. Namimiligro na rin yung buhay mo. Hindi lang ako. Pati buhay namin ni Cathy. Naniniwala na nga yata ako sa mga matatanda eh. Di ba sabi nila, kapag galing daw sa dugo ang pera, magiging madugo din ang buhay. Tama ka, Martin. Double crosser ka. Ibinubuhay ang mga katulad mo. Dapat ka nga mamatay. Anumang oras pwede dumating ang mga anak ni Esteban. Mabuti na may proteksyon ka kahit narito ka sa loob ng ospital. Kunin mo. Hindi dyan. Hindi mo napanood si John Wayne. Dito mo lagay. Para makakuha mo kagad at maiputok mo. Professional ka talaga. Senyorito, sasalubungin ko. Sige na! Ay! Ano?
pangunin! Kalimutan mo na yan. Ha? Makakaliso tayo dito. Oh, kubera mo ako. Kita. Wala sa lahi namin yun. Itong tipong to, itong mukhang tululukuhin ka. Mahal na mahal lang ka kita. Ikaw naman, oh. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong bitilin eh. Ako kung bahala sa'yo. Bigay mo na. Sige na, bigay mo na. Nagbubola ka lang. Ano nangyari? Ano nangyari? May mga pulis na nagpunta rito kanina. At hinahanap ka. Sabi ko, magbabakasyon ka at matagal na balik mo. Si Cathy, kanina ka pa hinihintay dyan. Salamat, ha. Ano? O ano? Sinasabi ko sa'yo kanina, napag-isipan mo na ba? Bibigay ko sa'yo magandang kinabukasan. Lahat! Akong bahala sa'yo! O ano? Surrender mo na yan? Promise? Maganda ka na. Kunin mo lahat ng gamit mo. Lahat ng kakailanganin mo. Di ba sabi ko sa'yo, alis tayo dito. At hindi na tayo babalik. Ngayon na yan. Pero mamuna kayo ni Dick sa airport. Susunod na lang ako doon. Marami pa akong aasikasuhin dito. Sabay na lang tayo. Hintayin kita. Mauna na lang kayo doon. Sige na. Mag-ingat ka, Rafael. Mahal kita. Sige. Sige na. Okay? Tara. Kung paala sa ito. Uyan na. Okay. Dik. Mauna lang kasi airport. Susunod na lang ako doon. Naka na kayo.
Dick, bahala ka na dyan, ha? Bye. Mga anting-anting yata itong mga to. May galit nga sa akin. Patubuto sa langit! Tama mo kung magagalit! Hindi sa akin yan! Hiramin ko muna!
Bumaba ako dyan kung aming mapatay! Ba! Oo! Oh. Boy pa?
kaibigan ko! Hoy! Ano yan? Pinakamaikting gabi sa buhay mo! Ang kaaway ng isa ay kaaway ng lahat! Hindi kami bumubuhay ng kaaway! Ang makakabuhay ng kalaban dahil ubus na oras mo. Tutok na ako, hihirit ka pa. Hindi ka naman si Flash. Wala na. Tama na. Ayoko na. Ayoko na. Wala na. Tapos na. Ha? Wala na putukan. Ha? Wala na. Pangako, wala na. Wala na kalaban. Buhay pa ako! Sakit doon ah! Akala ko patay ka na eh. Patay? May bida bang namamatay? Bida ako dito! Raulo ka! Kailan ba ito matatapos, Rafael?